Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di na masadlak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse, ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng puon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya'y parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya'y kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog.
Kakain ng damo ang leon na animoy turo. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse. Ang magiging palatandaan para sa mga bansa, ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya'y at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila'y tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin, harinawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa,
sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak. At iyong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ano kayang mga bagay ang inilihim ng Ama, Panginoon ng langit at lupa, sa mga marurunong at mga pantas, pero inihayag niya sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata? Sa iba pang sitas, tinawag din niya silang little ones. Ano nga ba ang kalugod-lugod sa mga little ones? At sa kanila niya inihasik ang misteryo ng kaligtasan. Ito po ay dahil naiintindihan nila kung ano ang mystery, ang misteryo. At niyayakap nila ito sa kung ano talaga ito. Isang misteryo. Maging sa unang pagbasa, ay maliit na bagay din ang binigyang pansin ng propetang si Isaias. Maliliit na mga bagay. Maliliit na mga detalyeng nagpipinta sa larawan ng pangarap ng Ama. Pangarap na buhay na punong-puno ng kulay. At sa pangakong katubusang nabigyang katuparan sa pamamagitan ng maliit na sanggol sa maliit na sabsaban. Ang larawan ng ating katubusan na larawan din ng kanyang kapakumbabaan. Alam ng mga bata ang tunay na kapakumbabaan. At gaya ng isang suloy sa sanga ng malaking puno, alam nila kung paano kumapit sa kamay ng mas malaki at mas malakas sa kanila. Alam nila kung paano umasa sa pag-aaruga ng pinagmumulan ng kanilang paglago. Sagat nito rinawang disposisyon tayo lumakad sa paglalakbay natin pabalik sa Ama at maunawa ang maging ang ating pagpapakumbaba ay bigay din niya sa atin. Kaloob ng Espiritu Santo. Ito rinawa ang panggalingan ng ating mapagpasalamat na mabubuting gawa. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ang may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa Langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. At ang atin pong itutugon, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pare at laikong tagapaglingkod naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa mga dukha, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway higit na pagtuunan ng pansin
ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga bata naway, makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga may sakit naway, makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso ay ilapit natin sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno ang mga nagtutulak sa atin para manikluhod sa Kanya. Pati na rin ang mga intensyon ng mga nagsikuhan ng exam na mga nag-aral maging abogado. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan sa aming mga pasanin. Loobin mong lagi na makasunod kami sa kanyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, aming andog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming inanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Manalangin tayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapunuan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matatapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng lahat ng mga ubispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Galak sa Panginoong di mo nakikita kung iniibig siyang talaga. Pagdating niya'y luluksu ka sa laki ng tuwa, sa wakas makikita mo siya. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maganda magbantay at salubungin natin. Sa paligid tumingin ka, pagmasdan ang mukha ni Jesus sa taong kawawa. Pakinggan mo tinig niya at agad maawa. Palad mo'y pusong maligaya. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maganda magbantay at salubungin natin, at salubungin natin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 7, 2023. Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi.
Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Kingston Boulevard entrance at Cardinal Sen Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Kingston Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.